Sa mga balitang mayroong pag-asa, mga babasahin at food packs ipinamahagi ng mga Adventista sa Occidental Mindoro, parte ng Hope Impact Initiative sa taong ito. Kauna-unahang fan palakasan program isinigawa sa Central Batangas 2 District. Vacation Bible Experience masayang sinalihan ng mga bata sa Maluwan-Luwan, Pola, Oriental Mindoro. Kampanya kontra paninigarilyo, alak, droga, inilunsad ng mga master guides at pathfinders sa Tansa, Cavite. Appreciation Day para sa mga subscriber ng mga Adventistang babasahin, idinao sa Kapirpiriwan, Cordon, Isabela. Programang Alive in Jesus isinulong sa North Luzon Mission. Kauna-unahang district-wide fellowship ng Eastern Laguna 1 idinao sa Sinaloan, Laguna. Lahat ng yan ihatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kami nagbabalik upang maghatid ng balita at pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Libreng mga libro at iba't ibang klaseng babasahin ang masayang ipinamahagi ng mga Adventista sa Barangay Poblasyon sa Blayan, Occidental Mindoro. Dinulahan ito ng mga Adventista sa distrito ng Central Occidental Mindoro 2 at isinagawa sa ilalim ng Hope Impact Program ngayong taon. Ang balitang may pag-asa ay hatid ni Daffodil de Dios. Nagkaroon ng isang makabuluhang programa sa Barangay Poblasyon sa Blayan, Occidental Mindoro, ang Hope Impact 2024, na isinagawa nitong 19 na Oktobre taong kasalukuyan. Ang nasabing kaganapan ay naglalayong maghati ng mensahe ng pag-asa at kaligtasan sa mga tao sa ating komunidad. Ang mga miyembro mula sa iba't ibang local churches ng Comto District ay masigasig na namahagi ng mga pamphlets na naglalaman ng mensahe ng pag-asa. Kasabay nito ay ang panalangin sa bawat pamilya at kabahayan na madaraanan nila, na nagbigay ng inspirasyon upang mas mapalapit sila sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mabuting pabalita. Ito rin ay naglalayong maabot ang mga tao na hindi pa nakaririnig ng mabuting mensahe, at pati na rin ang mga nawawalay sa kanilang pananampalataya. Ito ay isang pinagpalang hapon sa mga sandaling ito dahil nagkaroon ng Hope Impact Ministry ang Central Occidental Mindoro, na walang ibang nais na ang panitikang ito ay mailathala at maibigay sa mga kaluluwang nangangailangan din ng kaligtasan. Napakabuti ng Panginoon dahil ang mga kapatid at ang mga opisyalis ng distritong ito ay nagsama-sama para ipakilala gamit po ang kasulatang ito na talagang ginusto ng Panginoon na maibigay sa bahay-bahay para makilala din nila ang kaligtasan. Ito ang natatanging layunin, na ang Kristong darating ay maihayag sa mga taong lubusang nangangailangan ito. Kaugnay ng pagkilos na ito, ang Central Occidental Mindoro 2 District ay patuloy at aktibong nakikilahok sa mga proyekto para sa pagpapalaganap ng balita ng kaligtasan. Sa pagtatapos ng Hope Impact ngayong taong ito, naway magpatuloy ang apoy ng pag-asa sa bawat puso. Ito ay isang paalala na sa kabila ng mga pagsubok, laging may liwanag at pag-asa na naghihintay. Sa ating sama-samang pagsisikap, maaari nating baguhin ang buhay ng ating mga kababayan at ipaliganap ang pagmamahal at pagkalinga ng ating Panginoon. Mula rito sa Sablayan, Occidental Mindoro, layunin maghatid pag-asa, ako si Daffodil de Dios para sa Hope Today NPUC News. Isang pinagpala at pambihirang karanasan ang Hope Impact 2024 para sa mga Adventista sa Magsaysay, Occidental Mindoro. Doon, kasama ng paghahandog ng mga awit at panalangin, isang 100 residente ng Purnaga, Magsaysay ang nabahaginan ng mga food packs bilang bahagi ng kanilang aktibidad. Ang Hope Impact sa distrito ng South Occidental Mindoro 2, nasa balitang may pag-asa ni Criselle Candiao.
bilang pakikisa sa pandaigdigang programa ng Hope Impact 2024 ay nagsama-sama ang mga kapatiran ng South Occidental Mindoro dito sa Barangay Pornaga, Magsaysay, Occidental Mindoro. Sa pangunguna ng mga opisyales at ni Pastor Jesse Mel Cesar ng distrito ng South Occidental Mindoro 2 ay nagsagawa ng isang makabuluhang programa ang buong kapatiran ng Seventh-day Adventist sa Barangay Pornaga, Magsaysay, Occidental Mindoro upang makapagbigay at makapaghatid ng pag-asa. Pag-asa sa pamamagitan po ng mga goals at ganoon din ng mga aklat na itong aklat po ito ay ipinamigay ng buong sambibutan. Barangay nito, ito yung project ng history po sapagkat dito po isa sa mga natin ang atin po na pangangaral at tatayo tayo ng iglesia. Kaya sa pamamagitan ng pamamigay na ito ay may handa sila sa paglakit natin sa ating Panginoong Jesus. Nagsimula sa isang motorcade ang naturang gawain na nilahukan ng iba't ibang mga iglesia. Nagkaroon din ng mapamamahagi ng mga libro at food packs para sa 100 mga benepisyaryo na residente ng nasabing barangay. Salamat sa mga kapatid sa distrito ng Asunto at naman din sa ginawang pagtulong para sa mga magsagawa itong Hope Impact na ginawa ng Seventh-day Adventist. At salamat po sa lahat, sa pastor, sa mga kapatid, at naman din sa mga kinaitinan. Ang tagumpay ng gawaing ito ay sumasalamin sa pagkakaisa ng mga Seventh-day Adventist at layuning magbahagi ng mga salita at pag-asa mula sa Panginoon. Bigay ng balitang may pag-asa, Rizal Gadiao nag-uulat para sa Hope Today, NTUC News. Fanpalakasan ang naging tema ng idinaos na Federation and Sports Festival sa Seirin, Taal, Batangas. Ang sports event ay nagsulong ng sportsmanship and camaraderie sa mga kabataang naging bahagi nito. Tunghayan ang pagpapalang hatid ng programang ito sa report ni Monica Ledesma. Fanpalakasan, ito ang tema sa isinagawang sports festival ng Central Batangas 2 na may layuning magkaroon ng matibay na samahan at mapakita ang sportsmanship, hindi lamang ng mga kabataan, kundi pati na rin ng mga kaibigan at ang pamilyang Seventh-day Adventist sa distrito. Ito ay nilalahukan ng mga kapatiran at mga kaibigan mula sa iba't ibang iglesia ng Central Batangas 2. Ang Abilo, Butong, Lemery, Pamiga, Saimsim, Sinisian at Taal. Basketball, volleyball at badminton ang mga naging highlights ng Sabmin Sports Fest. Nahati sa 3 kategorya ang mga manlalaro: ang Mosquito Division, Junior Division at Senior Division. Bakas sa mga mukha ng mga nakiisa sa palaro ang kasiglahan at pakikisa sa kauna-unahang District Fun Palakasan. Mapapansin, hindi lamang mga kabataan ang tunay na nag-enjoy, ngunit ganun din ang kani-kanilang mga pamilya na sumuporta sa bawat manlalaro at koponan. Masaya po dahil nabibigyan kami ng pagkakataon ng makalaro sila ng mga kasama. At mas nakikilala po namin. Masaya po kasi meron pong madaming mga laro at kasama ko po mga kaibigan ko. Masaya rin po ako na pasali po sa akin itong mga event at sa susunod mga pong event. First of all po, thank you po kay God kasi po nanalo po kami. Matuturing na matagumpay para sa distrito ang programang ito. Magpalakas hindi lamang sa espiritual, ganun din sa physical na aspeto ng buhay ng mananampalatayang Adventista. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Monica Ledesma nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Naging masayang karanasan para sa mga bata ang kanilang pakikisangkot sa Heroes Vacation Bible Experience na pinangunahan ng Children's Ministries Department ng Central Oriental Mindoro. Tunghayan ang masayang ngiti ng mga bata sa nasabing VBX program sa balitang may pag-asa ni Maria Vel Sotejo.
sa pangunguna ng mga kinatawaan ng Children's Ministry Department at sa tulong na rin ng iba pang mga kapatiran mula sa Tom District, opisyal na nagtapos ang kauna-unahang Vacation Bible School ng taong 2024 dito sa Barangay Maluanluan, Polo Oriental, Mindoro. Mababakas mula sa mukha ng mga bata, kanilang mga magulang at maging na mga kapatiran ang tunay na kagalakan. Sa ilalim ng temang Heroes, Making a Big Difference na Small Ways. Ang pagtuturo sa mga bata ay ginagawa tuwing Sabado mula alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Unang-una pong pagpapasalamat sa ating Panginoon sa matagumpay na gawain po na ito ng BBS. Dahil po ito po ay natapos ng maayos at marami pong mga bata ang napaligaya. At nagpapasalamat din po tayo sa ating buong distrito sa walang sawang pagsuporta sa pagsundo po at paghahatid ng ating mga bata. Sa ating pong sponsor, ang Heaven Bound Ministries Philippines, sa lahat po ng panilang ibinigay para po sa ating mga bata sa buong distrito. At maging po sa bawat churches, ang pasasalamat po ay aming ibinabalik sa inyo na. Ang mga batang dumadalo tuwing hapon ay may kabuuang 106 sa bilang, kung saan sila'y nakakarinig ng mga kwento mula sa Biblia, tinuturuan din silang manalangin, gumawa ng iba't ibang craft gamit at simpleng mga bagay, mag-enjoy sa paglalaro at syempre, kumain kasama ang kapwa nila mga bata. Masaya po dahil po natutunan ko ang iba't ibang bagay at kakilala po ako ng bagong kaibigan. Ang gawain ito ay inaasahang isa sa mga magiging daan sa pagbubukas pa ng mas marami pang oportunidad upang makapaglingkod sa iba pang mga kaibigan dito sa lugar ng Maluanluan. Layuning maghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, ako po si Maria Vilsotejo mula sa Com District, Mindoro Island Mission para sa Hope Today and TUC News. Inulunsad ng mga master guides at pathfinders sa Cavite ang SAD-free o Smoking, Alcoholism, and Drugs-free campaign na idinao sa Tansan National High School. Doon ay katuwang ang Adventist Community Services ng paaralan sa pagsusulong ng adhikaing makaiwas ang mga mamamayan, lalo na ang mga kabataan, sa masamang naidudulot ng bisyong sigarilyo, alak at droga. Si Samuel Fuentes para sa balitang may pag-asa. Ang komunidad ng mga Adventista ay naglingkod sa mga mag-aaral ng Tanza Comprehensive National High School sa pamamagitan ng mga master guides at pathfinders mula sa iba't ibang clubs dito sa Tanza, Cavite. Ito ay upang isulong ang kahalagahan ng pag-iwas sa ilegal na droga, sigarilyo at alak. Kabilang sa mga naging pangunahing tagapaglektura ay sila Dr. Chrysler Acosta at ang Health Director ng North Philippine Union Conference na si Dr. Jade Hintay. Ang number one na nais nating ipahatid na mensahe sa mga estudyante dito kasi ito yung pangatlong pinakamalaking paaralan sa buong Cavite. Meron silang kulang-kulang na 15,000 no, na estudyante, napakarami. Number one, ang SAD-free ay taon-taong ginagawa dito. Sukay tayo dito para magbigay ng mga mensahe. Una, ito ay makatutulong hindi lang sa kanilang pangkalusugan, kundi sa kanilang personal na buhay, na pagdating ng araw ay makikita nila ang napakalaking advantages kung ikaw ay hindi nag-smoke, kung hindi ka gumagamit ng mga drug substance, gayon din ang mga pag-inom ng mga alak. At sa dami ng aming pagpunta rito sa lugar ng Tansa Comprehensive High School, ay nakita namin na malimit nila tayo ang talagang kinukuha nila. Kasi sa totoo lang, qualified tayo. No, yun ang ano natin. So ang mga bata talagang nag-enjoy silang hindi lang makinig. At kasama dito siyempre ang mga poster making contest para lalong ma-immerse sila sa ano bang benepisyo mayroon kapag hindi ka nag-i-smoke, hindi ka gumagamit ng drugs, at hindi ka rin umiinom ng alak. Ngayon, sa nakikita ko ay malaki itong tulong para sa paaralan ito at maging bukang bibig ito hindi lang sa Tansa Comprehensive High School, kundi sa buong Cavite and beyond. Bata pa lang, yun na talaga yung pinaka
effective na parang stage kung saan tayo pwedeng pumasok, di ba? Kasi paminsan, ako yan, as a clinician, mahirap na rin pigilan talaga or pagsabihan ng mga patient na matatanda na kaya doon pa lang sa mahuhubog mo na sila, matetrain mo na sila na to avoid such substances, doon na dapat sinisimulan nyo sa bata. Tulad nung sa atin sa church, di ba? Or sa ano, school. Sinisimulan talaga ang disiplina pag tayo ay bata pa. Ito ay hindi lamang yung unang pagkakataon na tayo ay makapaglingkod sa para lang ito. At ang naging kadahilanan ay dahil sa ating advokasya na ating palaganapin ang ating prinsipyo na may kinalaman sa kalusugan. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, dahil sa mahal niya tayo, gusto ng ating Panginoong Diyos na maunawaan ng bawat isa na hindi lang siya concerned sa financial na bagay ng sa bawat isa sa atin, kundi sa atin din namang kalusugan, sa atin din namang pamilya. Mula rito sa Tansa, Cavite, hatid ang balitang may pag-asa. Ako si Samuel Fuentes para sa Hope Today, NPUC News. Special Subscribers Appreciation Program ang idinaos ng Northeast Luzon Mission Publishing Ministries Department sa Kapirpiriwan Cordon, Isabela. Ang nasabing programa ay pagbibigay ng pagkilala at pasasalamat sa mga masusugid na subscriber ng mga Adventistang babasahin at mailapit sila sa Diyos. Ang nagtatagumpay na gawain ng literature evangelism, tunghayan sa balitang may pag-asa ni Princess Angel Rahel. Kasalukuyang ginaganap ang isang mahalagang pagtitipon para sa mga literature evangelists. Ang pagtitipon na ito ay dinaluhan ng mga kilalang tagapagsalita, lecturers at mga elite subscribers ng books and literature ng Philippine Publishing House at mga literature evangelists. Sa temang Subscribers Harvest, Subscribing Literature, Saving Lives, ito ay naglalayong ipakita ang kahalagahan sa mga librong may misyon ng pagpapalaganap ng mabuting balita at pagligtas ng mga buhay. Kasama sa mga pangunahing tagapagsalita sina Pastor Ray Cabanyero, SSD Publishing Ministries Director, Pastor Abraham Del Rosario, Pastor Armando Ogmar, and Loida Omega, sa loob ng dalawang araw na programa nagkaroon ng iba't ibang talakayan at presentasyon na nagbigay inspirasyon at kaalaman sa mga dumalo. Salamat sa Panginoon na marami pong mga bisita na nandito upang mahikayat ang pagkaroon ng bautismo dahil sila po ay nagbabasa sa ating mga aklat, character building stories, spirit of prophecy books, healthy books, and family issues. Ang North Philippine Union Conference ay nag-spearhead ng program with the theme Subscribing Literature, It Means Saving Lives. Itong paraan na ito ay para magtanim ng buting lang katotohanan sa mga subscribers. Glory to God sapagkat ito ang pinaka-effective na paraan na po pwedeng ma-reach out lahat ng mga elite na tao sa buong nasakupan ng North Philippine Union Conference or it might be all throughout the Philippines and all throughout the globe. Isa sa mga tampok ng pagtitipon ay ang pagbabahagi ng mga testimonya mula sa mga subscribers na personal na nasaksihan ang epekto ng literature evangelism sa kanilang buhay. Purihin ang Diyos, 10 mahalagang kapatiran ang tumanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Isang makabuluhang hakbang tungo sa pananampalataya at kaligtasan. From subscription to salvation, tunay na pagbabago sa kanilang buhay. Masayang-masaya po ako na kapag-decide na po ako na mabaptize bilang Seventh-day Adventist sa tulong po ng ating Panginoon na nagpadala siya ng ating mga literature evangelists na patuloy na bumibisita at nagbibigay-aral tungkol sa mga aral ng Panginoon. Lubos ang kasiyahan ng mga dumalo dahil sa mga natutunan at marami sa kanila ang nagpahayag ng kanilang intensyong higit pang suportahan ang mga programa ng literature evangelism. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Princess Rahel para sa Hope Today NPUC News.
Sa pagpapatuloy ng gawain para sa mga bata at mga kabataan, isinulong ng North Luzon Mission ang programang Alive in Jesus Artacho Season Pangasinan. Ito ay bilang paghahanda sa pagsusulong ng bagong Sabbath School Curriculum mula sa Sabbath School and Personal Ministries Department ng General Conference para sa darating na taong 2025. Alamin ang masayang kaganapan sa balitang may pag-asa ni James Michael Alvarez. Bilang tugon sa hamon ng modernong panahon, ang Sabbath School Department, katuwang ang Children's Ministries Department, ay naglungsad ng programang Alive in Jesus na nagalayong palakasin ang pagtuturo sa mga bata at kabataan sa pamamagitan ng mga makabagong pamamaraan. Ang layunin ng programa ay mapanatili ang interes at aktibong pakikilahok ng mga kabataan sa simbahan sa tulong ng mga bagong teaching resources at estratehiya na naangkop sa kanilang edad at pangangailangan. Bilang bahagi ng pagpapatibay ng Children's Ministry sa buong rehiyon, inilunsad ang Alive in Jesus Seminar and Workshop sa Northern Luzon Mission sa pangunan ni Ma'am Joseph Helda Calera. Well, ang Alive in Jesus Curriculum ay isang initiative ng ating World Church. Ang ginagawa natin dahil ang unang recipients ng curriculum ng Alive in Jesus ay ang children na kung saan nagko-cover po tayo ng 0 to 14 years old. So since we will be launching by 2025, Alive in Jesus Baby Steps and Beginner, kaya ang ginagawa ng NPUC ay we are preparing our leaders to be empowered, to be trained, kaya nag-undergo sila ng mga workshop para sa gun they are ready to use this Alive in Jesus curriculum by 2025. Kasama rin sa pagpapatupad ng programa sina Mrs. Jenny Diaz at Ma'am Alisa May Lagabon na kapwa nagsalita at nagbigay ng mahalagang gabay para sa mga dumalong leader. Tinutugunan natin ang pangangailangan ng ating mga kabataan ngayon sa pamamagitan ng pagbibigay ng more engaging at more interactive activity through the help of our new Sabbath School Curriculum, Alive in Jesus. Napakahalaga po na gamitin natin ang tamang approach upang maabot ang spiritual needs ng bawat bata sa pamamagitan ng Alive in Jesus Curriculum. Isa sa mga dumalo, si Mrs. Joanne Perdido, ay nagbahagi ng kanyang karanasan. Malaki itong tulong sa mga simbahan, lalong-lalo na sa mga magulang upang mapalaki ang mga bata na malapit kay Kristo. Ako ay naniniwala na sa seminar na naganap, maraming churches ang mabibless sa bagong experience at kalaman na pwede naming ishare. Ang programang ito ay inaasahang magbubunga ng paglago sa pananampalataya ng mga kabataan, maaring sila ang maging mga leader ng kanilang mga iglesia. Ang seminar ay ginanap sa Northern Luzon Mission Headquarters at inaluhan ng mga children's ministries leader, mga miyembro at district pastor. Naniniwala ang mga leader ng simbahan na sa pamamagitan ng Alive in Jesus, mas magiging aktibo at malalim ang pananampalataya ng kabataan at sila'y magiging mahalagang bahagi ng paglago ng iglesia sa darating na panahon. Layuning magatid ng balitang may pag-asa, si James Michael Alvarez, nagbabalita para sa Hope Today and PUC News. Masayang nagtipon ang mga magkakapatid sa pananampalataya sa Siniluan, Laguna para sa kanilang kauna-unahang district-wide fellowship. Kasabay nito, 9 na mga tao ang nabautismohan bunga ng isinagawang care group evangelism sa Wawa Seventh-day Adventist Church. Alamin ang masayang kaganapan sa balitang may pag-asa ni John Miguel Flora. Isang bagong mukha at mga pagpapala. Ngayong Sabado ay pinagdiriwang ng Eastern Laguna 1 District sa unang pagkakataon ang fellowship na may temang Faith in Action, Sharing Christ in the Marketplace dito sa AOJ Memorial Elementary School. Masayang sumamba at nagpuri sa Panginoon ng higit sa 200 mga kapatid matapos ang paghahati sa nuoy isang distrito ng Eastern Laguna. Hamon sa mga kapatid ang mensahe sa mga talata ng ikalawang hari kapitulo 6 buhat sa panauhing tagapagsalita na si Pastor Wally Panaglima na matamang pinakinggan ng mga kapatid. At ano man ang magagawa ng bawat isa, gawin ninyo na may katatagan, may katibayan sa pagsabi si Jesus, kung ako'y lagi niyong kasama, kayo laging magtatagumpay. Naway ang biyaya ng Diyos ang inyong maranasan, manatiling tapat sa Panginoon, manatiling tapat sa Iglesia, at ano man ang magagawa ng bawat individual, sharing Christ wherever you go.
Kasabay rin sa pagsamba ngayong Sabado ang pagbabautismo sa mga bagong kaanib na bunga ng Care Group Evangelism sa pangunguna ni Pastor Ryan Corpus sa Wawa Seventh-day Adventist Church. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako po ay sobrang na-overwhelmed dito po sa bagong distritong ito, mga kapatid, sapagkat maikli at bago pa lamang po ako dito sa distritong ito, pero nakita ko na po ang pagkakaisa ng mga kapatid at support ng mga kapatid at pagmamahal ng mga kapatid sa gawain ng ating Panginoon. At nakita ko po, mga kapatid at mga kaibigan, na ang Eastern Laguna One ay talagang nakita ko na ito'y mas lalo pang lalago sapagkat sila ay talagang nagpapagamit sa ating Panginoon. At ang aking pong dalangin, mga kapatid, at ang aking pong nakikita dito na ang Eastern Laguna ay balang araw ay magkakaroon pa ng marami pang iglesia, mga kapatid. Concern, compassion, comprehension, and coming back. Apat na sina mensahe ngayong Sabado na nagpapaalala na sa kabila ng kahirapan ng buhay, bukas palad ang pag-ibig ng Diyos na tutulong sa bawat isa sa atin. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa Primera Distrito ng Eastern Laguna. Ako si John Michael Flora, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. My good vibes, airwaves of love from dusk till dawn. Our love for you is strong. Sa good news and music we will go. Sa AWR 89.1 FM, pag-ibig at pag-asa ang hatid namin. Tune in, tune in, and hear the joyful sound. Sa AWR, love and faith abound. So don't change the dial, don't hesitate. AWR, it's all so great. With every hymn, with every word, we're here to lift you up. Every single time. So AWR, 89.1 FM, programang Health and Family, ang hatid namin. Tune in, tune in, and hear the joyful sound. Sa AWR, love and faith abound. So spread the word, let everyone know. Sa AWR, FM blessings flow. Mula gabi, umaga, kasama mo kami sa AWR 89.1 FM. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging sumayabayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang AWR sa Wave 89.1 FM. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center Manila. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag na NPUC News sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako si Pastor Bong Fidakan at ito ang Hope Today NPUC News.